staring at the sun. Good morning, mga kapatid! Nandito naman si Ate Jojo! Okay. Good morning! Oh my God! Carebells na lang natin yan. Carebells na lang natin yan. Okay? Mga katsorbahan, mga kabebehan ko. Okay? Magtsaan muna tayo. Kanina pa ako gising. It's 10:09 na dito sa amin. 10:09 a.m. Aso ko, nasa ilalim na parang kumaan ko yung table ko. Pero anyway, 10:09 na dito ng umaga. Kanina pa ako gising, mga 8 something. Pero may ginawa ako sa taas. Siyempre, kailangan maglinis ng kwarto. At saka magtupi ng damit. Trabaho ng isang ina. Diba? Pero anyway, na good morning lang naman talaga ako sa inyo. So magkita tayo mamaya. Okay guys, see you later. Okay mga kapatid, si ate nandito na naman. Okay, ako'y maghuhugas na ng plato yung pinagkainan ko. Nag-breakfast na ako. Tapos na ako sa tiyo ako. Nakapanood na rin ako ng konting vlog pero naisip ko, kailangan ko na talagang tapusin yung paglilinis ko sa kwarto namin sa taas. Tapos, kailangan ko pang ilagay yung laundry ko sa dryer. Pangalawang ano ko na yung laundry. So, kailangan kong gawin yon. Tapos, i-didipros ko na rin tong ano, sausage. Kasi yan ang kakainin mamaya, pang-dinner nila. Sausage, potato, I think we still have a Yorkshire pudding. So, yon. Tapos, gravy. So, yun ang gagawin ko. So, magpapaalam muna ako ngayon. Mamaya na lang tayo ulit. Magkita-kita. Okay, mga kapatid? So, see you later. Love you. Bye. Okay, mga kapatid. Tapos na rin si ate. Napunasan na yung kama. Na-vacuum na yung kama. Naibalik na yung cobre kama dyan. Na punasan na yung lapag, kung makikita niyo makintab, pati doon, syempre inus, nag-move na naman ako. Minove ko tong vanity ko dito, kasi dati siyang nakalagay doon, so nalagay ko siya dito. So yun lang, shinare ko lang kung anong ginagawa ni ate. Mukha na akong dugyot, grabe, mukha ng dugyot si ate. Pasensya na kayo kung nakikitaan niyo ako ha, kasi ano, marumi na to, so kailang sorry, hingal si ate kasi naglampaso. Kasi syempre lang magsuot ako ng bago, so ilalagay ko na lang yung bedsheet. Pero bago ko nilalagay ang bedsheet, naliligo muna ako kasi syempre malinis yung bedsheet, diba? At saka yung mga pillowcase, ayoko nang madumi ako tapos ilalagay ko siya. Gusto ko yung malinis na ako bagong ligo ako, saka ko ilalagay yung mga bedsheet. So yun lang. Linis na naman. Oy, dito ko nga pala nilalagay yung ano ko. Mga bedsheet ko. Dito ko siya nilalagay. Ayan. Yung Hello Kitty ko. Hello Kitty. Plancha ko. Yung mga katsurbahan ni ate. Diba? Ganun lang. Alam niyo naman ako, OCD ako eh. Meron ako mga dapat ilagay sa tamang places, right? So, yun lang. Shinare ko lang
kung anong ginagawa ni ate. Kung madilim, pasensya na kayo mga kapatid kasi talaga makulimlim sa labas. Kaya binuksan ko na yung pintana, tapos binuksan ko tong ilaw ko. Maano pa rin siya madilim. So, sorry. Sorry na lang. So, hanggang mamaya na lang mga kapatid kasi marami pa akong gagawin. Nilinis ko na yung ano yung kubeta ni Kyle. Pero may laundry pa akong gagawin. So, mamaya na ulit mga kapatid. Shinare ko lang. Pinagpapawisan na ako. Pero that's good. Calories burning. Yep po. Woohoo! Yeah! Yahoo! Okay. So, arte talaga ni ate, no? Sige, mamaya na lang. Hello, mga kapatid. Nandito naman ako, ah. Si ate, ah. Of course, pagdating sa taas, ano? Paggaling sa taas, pupunta sa baba para mag-ready ng lulutuin mamaya for dinner. So, nag-cut na ako ng potato. Yan talagang i-roast yan. Kailangan i-roast. Kasi yung ulam namin is sausage. Dinidipros ko na siya. Mamangga si ate. Ewan ko nung klaseng mangga to. Para namang hindi piko. Di ba may manggang ganun? That merong manggang kalabaw at saka piko? Ewan ko na. Nakalimutan ko. Pero may ganong mangga alam ko. So, itatry ko siya kung anong lasa niya. Kasi, yung mga gantong mangga galing sa Bangkok, Vietnam. So, hindi ko alam. O kaya Mexico. So, hindi ko alam kung saan galing to. So, titikman ni ate, may bagong naman ako dyan. Pero, syempre, konti lang dahil maalat. Pag kumakain ako ng maalat, lalo ko namamanas. Ewan ko bakit. Pero, anyway, mamaya na lang ulit. Shinare ko lang kung anong ginagawa ni ate. Pagkatapos sa taas. Okay? Bye-bye! Oh, di ba mga kapatid, tapos na si ate? Tapos na siya. Ay, salamat naman sa Diyos. Tapos na rin. Oh, di ba? Maganda na. Tama na, no? Pagod na si ate. Pagod na ako. So, magluluto naman ngayon si ate, no? Magluluto na si ate. So, ganun na lang mga kapatid. Mamaya na lang ulit. Madilim na naman, ha? Sorry, ha? Kasi sabi ko na sa inyo, makulimlim sa labas. Walang araw. So, bye-bye. Ayan, kapapaligo ko pa lang sa anak kong babae. Tingnan mo. Tapos lumabas, umihi. Pagkatapos maligo. Tama ba yan? What, Jasmine? You just take a shower. Tapos kinat ko yung ano niya, yung hair niya dun sa mata niya. Para yung mata niya, hindi masyadong ano, takip. Kasi gustong-gusto ko nakikita yung mata ng anak ko eh. Tignan mo, ang cute-cute ng baby ko, no? Super cute yung baby kong yan eh. Yan ang aking anak na babae. Talagang, ano yan? Galore. Maligam-gamang tubig. Tapos kailangan pinapainit ko yung kanyang, ano, towel. Kasi di ba may dryer on, kasi yung dryer eh. So, nilalagay ko sa ano, sa ibabaw ng dryer. Kasi sa ibabaw ng dryer, umiinit yung dryer. So, umiinit din yung tuwalya. So, nilalagay ko muna siya doon habang yung dryer naka-on. Tapos, habang pinapaliguan ko siya, o di ba, umiinit yung ano, tuwalya. Para pag, ano, paglagay sa katawan niya, mainit yung tuwalya. Kaya hindi siya lalamigin masyado. O di ba, special child tong anak ko eh, no? Special child. Tawag nga namin dyan, special. Anyway, ako naman ang maliligo. It's 1:24 na. So, nahugasan ko na yung sausage. Nilagay ko na sa paper towels. Nilagay ko ulit sa fridge. So, mamaya, ilalagay ko na lang sa tray. Lagyan ko ng konting olive oil. Tapos yun na. Tapos pakukuloan ko yung patatas. Tapos na. Tapos gagawa na lang ako ng gravy. O, diba? Champion na naman siya. Champion na naman si ate. Sa lahat ng ginawa, gawa ko ngayong araw na to, mga kapatid. So, mamaya ulit. Magkita kids. Bye-bye. And the food I cook. That's it. The gravy, the sausage, the Yorkshire pudding. Hi, Baba. Hi. Okay. Mine is still over there and over there. So, I'm gonna eat now, guys. Okay, guys? I don't know if it's too dark, but bye-bye. See you later.
And this is Auntie's food. This is it. Okay. Drink. Mamaya ulit, mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye. Hello, mga kapatid. Nandito na naman si ate. At si ate ay magbababay na ngayon. Kung nakakita niyo sa background ko, nandiyan ang asawa ko. Siyempre, yung isa yung ano, yung aking baby girl. O, di ba? So, ano yung mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, magbabay lang ako. Tapos ko na silang pakainin, nakapagugas na ako ng plato, lahat-lahat, nahugasan ko na. Nailagay ko na naman yung laundry ko sa dryer. Tapos natupi ko yung pangalawa kong laundry. So, okay-okay na ako. Ano na lang, isa pang ano, kasi meron isa nasa dryer, tapos isa pang load para sa washing machine. So anyway, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano aking mga pinagagawa. Kung nakitaan nyo ako, kaya wala akong ano, alam nyo wala akong karapatang mag-ganon eh, kasi pantulog ko yung ginamit ko nung naglilinis ako. Pasensya na kayo. Siyempre, alam naman magpaano pa ako, magpa-arte-arte pa ako ng damit, maglilinis lang ako, tapos madudumihan lang, di ba? Please, be true to ourselves. Di ba? Alam naman mag-aayos. Alam nyo naman ako, hindi ako masyadong palaayos. Alam nyo naman yun. Saka maglilinis lang naman ako. Pasensya na kayo kung nakitaan nyo ako. O may nakita kayong dapat na hindi nakita. O mukha akong eng-eng doon sa vlog kong ito. Sorry, sorry, sorry. Pero siyempre, like I said, naglilinis lang. Wala naman dapat kaanuhan, di ba? So, marami akong na-accomplish ngayong araw na ito, sa totoo lang. Marami akong nagawa. Pag meron ako nagagawang ganong kadami, ang feeling ko para siyang, yung bang, oh my God, eto, hindi ko naman linisin to ng ilang linggo. You know what I'm saying? Eh, tatanong ko nga pala sa inyo, ilang beses kayong maglinis o magpalit ng ano nyo, ng bedsheets nyo, ng mga comforters nyo. Alam ko walang comforters sa Pilipinas. Kumot. Kumot ba yun? Tama ba ako? Hindi, meron din ata tayong mga ano, kubrikama. Yung mga comforters. Alam ko meron din dyan. Kaya nga lang kasi nung bata ako, wala kami nun eh. Sa totoo lang. Merong lang kaming kumot. Yun lang. Kumot lang sa kaunan. Sa sayo lang kami nahihiga eh. Wala kaming kama-kama. Hindi uso yun sa amin. Kung makikita, sabi ko nga sa inyo, kung makikita nyo yung tirahan namin nung bata ako, sabi nyo, my God, talagang ganyan ang bahay. Niting, ganun. Pero proud ako dun sa bahay na yun, ha. Kahit na squatter area lang kami, marami ako naging kabarks. Maraming kabarks, kabarkadas. Marami akong mga uto dun, marami akong mga katropa, you know. So, I'm proud that I started, you know, from the bottom. Ganun eh. Ewan ko ha, baka ako lang yun. Pero kasi, siguro dahil sa hirap ng buhay, kaya siguro marunong akong magtipid, maging mautak pagdating sa paggastos ng mga bagay-bagay. Pero mapagbigay din ako. Sabi ko nga sa inyo, yung mga kabarkada ko dati nung nasa Hong Kong pa ako eh, walang problema sa akin, lalo na pagdating sa pagkain. Talagang sige lang, pagkain yan eh. Kung kilala ko ng mga pamilya ko, masasabi nila siguro nung umuwi ako dyan last time, siguro every 2 weeks, hindi pa nga, parang linggo-linggo ata, nag-grocery ako. Pag nakikita ko yung frigidaire namin, kukunti na lang yung laman eh, naiirita na ako. Kasi ganun din dito eh, kapag alam kong kukunti na lang yung laman ng frigidaire ko, na hindi tama yan, kailangan man mamili na. Bumili na tayo ng pagkain, mga ganun. Kasi yun ano ko yung weakness ko pagkain. Kaya nga tingnan nyo, makikita nyo naman sa ano ko, no, mga muscles ko, di ba? Kaya nga, di ba? Ano, masyadong mamuscle si ate dahil sa pagkain. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ganun. Sabi ko sa inyo, magbababay. Every time na lang, ano, tuwing magbababay si ate, nasasamahan ng ano, ng daldal, ng dakdak. Dakdak ang tawag ni nanay doon. Kasi di ba, nung mga nanay natin yung magdadakdak sa tawag namin yung mga dakdak. Ewan ko nung word yun, pero magdadaldal. Ganun. Yun lang. So, magbababay lang ako. And, kita tayo ulit bukas. But, siyempre, magpapasalamat ako sa inyong mga kapatid ko dyan sa buong mundo. Sa pagtangkilik nyo sa akin mga vlog. You always watch my vlog. Thank you so much.
Siyempre sa mga comments nyo na nakakaantig minsan sa puso ko, na nakasarap. Makikita nyo minsan yung mga comment ko, may I love you na. Kasi alam nyo ako, ano, sa totoo lang, pagdating sa word na I love you, I meant it. Kasi ano eh, and I learned that the hard way too, siyempre. Itook advantage mo yung pagmamahal mo sa ibang tao, tapos hindi mo pinakita, tapos biglang nawala yung tao, na hindi ka malang nakapagpaalam, kung man lang, hindi mo malang nasabi yung three words na yun, I love you. Parang masakit yun, di ba? Parang hindi maganda na hindi mo malang nasabi yung word na yun, kaikli-ikli lang na word na yun, di ba? So, I when I say that, I meant it. Kaya ganun ako. Kaya parang ang feeling ko, sabi niyo sa akin, ang bilis mo naman mag-I love you. Kasi ako, ano eh, importante sa akin yung word na yun na, eh siguro naman makaka-relate mo, lalo na sa mga family, ano, family matters. Yung bang, ano, pag may pamilya na kayong sarili, yun ang ibig sabihin. Kung may pamilya na kayong sarili, alam niyo yung word na yun, napaka-importante. Lalo na pag sinabi mo yun. Lalo na pag talagang galing sa puso mo. Sa totoo lang. Hindi ako nagsiseryoso or anything like that. Kasi ano yun, akala mo lang yung pag nagkasakit ka. Kasi alam niyo sa totoo lang, ahaba na naman to eh. Sabi ko, nagtatahol na naman ang aso ko. Kasi akit na yung anak ko. Pero ano, nasa babae. Hindi nga, kasi nung magkasakit ako, I almost died. Sa totoo lang, muntik na talaga akong namatay nung magkasakit ako dahil nagkaroon ako ng problema sa dialysis ko. Na, ewan ko kung nasabi ko na to, pero so, since then, sinabi ko sa sarili ko, I will not take advantage, you know, yung hindi man lang masabi sa isang sa mga mahal mo sa buhay o sa mga ibang tao na mahalaga sa'yo yung word na I love you. Kaya pag sinabi ko, I meant it. Ganun ako. Kaya kung sino makikilala nyo, kilala ko, hindi ako basta magsasabi ng I love you kung hindi rin naman bukas sa dibdib ko. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, yung mga tao dyan sa ibang bansa na minsan, kahit na ano, kahit na ba sabihin natin na paminsan-minsan mo lang sabihin, okay pa rin yun. Kasi at least, nalalaman ng tao na mahal mo sila, na importante sila sa buhay mo. So, yun lang talaga sa akin. Para sa lang sa akin yun, ha. Hindi ko yung sinasabing, gawin niya. Hindi. Wala kayo marinig na gano'n sa akin anyway. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-a-advise o nag-sasabi sa inyo, gawin niyo yan. Hindi. Wala kayo marinig sa akin. Kahit siguro magtagal-tagal-tagal pa tayo, mag-10 taon pa ako dito sa pagbablog ko, wala kayo marinig na ano, tip lang sa akin o advice sa akin, mga gano'n. Baka tip, pwede pa yung mga tip na paano gagawin maganda yung lemon o yung chicken, yung mga gano'n-gano'n lang yun. Pero yung mga seryosong pag-advise, wala. Wala kayo marinig na gano'n sa akin. And I always said that before. Mahirap. Mahirap yung word na advice. So, yun lang mga kapatid. At ako'y edit ko na to, upload ko na to. Dahil maya-maya, pagka-upload ko nito, lalabas na kami. At alam nyo na, walking. Kasi kagabi, ano eh, umulan. Hindi ako nakalakad. Nagpunta ako sa baba. Meron kasi kaming ano dun eh, exercise na... What do you call that exerciser, honey? Baba. Yung masabi ko sa inyo, bingi asawa ko eh. Wala na. Stepmaster. Buti na lang naalala ko. Wala na siya. Tay-tay. Tiyan. Tay. Pero anyway, magkita-kita tayo ulit bukas. At salamat ulit sa inyo, sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga comments nyo. Thank you. I love you all. For real, I love you, and God bless you, and take care, guys. Wherever you are, mga kapatid, take care always. Okay, guys? Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.